kadeko, ayan, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung ganitong style ng design or ng cake. Ito ay manga panel. Yung character hindi ko kasi familiar. So, sa manga panel to kinuha tong design na to. And kung mapapansin nyo, nag-outline muna ako ng white na manipis. And then, tsaka ngayon pinatungan na ng black. So, pinakita ko rin sa inyo kung gaano kanipis yung pagkaka-outline dyan. Yung bali yung tip niya, sobrang maliit lang ang butas to make sure na ang outline ko ay manipis ang pagkakalabas. So, sa ganito, kailangan talaga is i-double tone natin or double outlining. Lalo na kung ang icing natin ay nagbi-bleed. I use Whippet po sa icing natin or sa pang-deco and pang-frosting. And kapag Whippet kasing ginamit natin, nagbi-bleed talaga siya. Normally, ang dami nagtatanong dito kung nagbi-bleed daw ba yung icing ko, yung black icing ko. Yes, nagbi-bleed talaga. It's normal. Lalo kung super dark ang icing mo, mga ganitong color, black, ganyan. So, para maiwasan or malesen natin yung pagbi-bleed niya, mag-double toning tayo. Yun nga lang po, medyo matrabaho siya kasi after mo i-sketch, mag-outlining ka ng white, then final outlining ng itim. So, matrabaho talaga siya. And kapag ganitong style ng design, kailangan talaga manipis ang gamit na pang-outline. Minimake sure ko na ang pang-outline ko ay condition talaga, yung hindi nagpuputol-putol or walang buo-buo yung dulo. Kasi kapag nagbuo-buo yung dulo niya, nagkakos siya ng ano, yung kumukulubot yung dulo or sumasabog yung paglabas ng mga icing. So, kailangan talaga yung icing natin dito ay maganda ang pagkakahalo at hindi minadali. So, medyo nahirapan din ako sa part na to kasi sobrang liit nga ng sulat dun sa manga. So, kailangan kong gayahin. Pero dahil hindi ko naman talaga kaya yon na sobrang liit ng sulat. So, medyo nilakihan ko na lang yung pinaka parang message box niya. So, kapag hindi talaga kaya, mga kadeko, as in hindi nyo talaga kaya, wag nyo ipilit. And then, i-request nyo sa client, baka pwedeng ibahin yung style or i-simplified, ganun. Kasi ang hirap kapag hindi nyo pala kaya, tas pinipilit nyo. May mga bagay talaga na hindi natin porte. So, pag pinilit natin, tayo lang din yung mapapahiya or sa atin lang din yung balik. So, much better, in-inform natin si client sa mga ganung bagay. So, mabilisan ko lang siyang ginawa. Mabilisan ko lang binidyo para hindi siya nakaka-board. Char. So, ayan. So, sobrang mas nahihirapan ako dito sa part na yan ay ang character na babae. Kasi ang liit nga naman talaga ng character na yan. At sobrang hirap na hirap ako sa mukha, sa detalye ng mukha. So, sabi ko sa client namin, susubukan namin pero always simplified talaga. Para safe, diba? Hindi dahil ayaw mong mahirapan, kundi para hindi mag-expect yung client natin ng 100% na kuhang-kuha. Kasi uulitin ko, hindi tayo camera to capture everything, no? Or to copy everything. So, yun lang mga kadeko. Thank you for watching. Hope you like this. And don't forget to follow and share. Thank you. Bye-bye.